Good morning mga paps! Welcome na naman to my new video. Ngayong umaga, nandito ako ngayon sa Villa Alejandra dito sa Mambog, sa Binangonan, Rizal. Ngayon, very exciting ngayon kasi nakakatawa. First time ko rin mapunta dito sa Villa Alejandra. Meron palang ganitong resort dito sa amin sa Binangonan. Ganda. And one thing na nagustuhan ko dito mga paps, meron ako nakitang kakaibang sasakyan. Ano siya, 4x4 na ginagamit talaga sa mga off-road. Kaya tara, papakita ko siya sa inyo. Ito siya mga paps, yan. Ganda. Differential pa lang niya, tingnan niyo, kakaiba na, oh. Tapos ang makina niya, ito naka-6-cylinder siya. Ayan, tingnan niyo, 6 yung exhaust niya. Ito yung gulong niya, grabe, ang ganda, laki. Yung roll cage niya, ito ang ganda. Ito yung pipe niya. Laki. Meron din siya, ayan yung panghatak. Ayan yung ginagamit pagka sasabit yan sa puno, tatali para mahatak tong 4x4. And then ito yung intake niya. Meron ding air filter papunta sa taas para hindi mapasukan ng putik. Sa itsura ng sasakyan niya, parang kagagaling lang niya sa off-road. Mga paps, nakausap ko yung isa sa mga crew dito, mga staff nung Villa Alejandra. Ang may-ari pala nun, yung may-ari din itong resort. Pero grabe, nakakatuwa kasi yung 4x4 pa lang yun, ginagamit yung panglaro. Kakalaro lang daw nun, kaya pala ganun kaputik. Galing siya sa Ormoc City. After nun, nilaro din dito sa Laguna. Kaya hindi pa nakakarwash, kaya ganun, maputik pa siya. Kaya ang napansin ko dun, grabe, naka-6-cylinder siya. Tapos yung exhaust niya talagang 4-1 kung tawagin yun, yun yung malakas yung marangkada. Tapos yung differential niya, ang ganda. May reserve pa siyang gas tank. Tapos yung niya, yung radiator, ang laki para talaga hindi mag-overheat. Isa pa mga paps, kaya ako nagustuhan yung 4x4 kasi pwede mo siyang ilublob sa tubig. Kaya kahit siya, kahit mapunta siya sa putikan, sa tubig, kahit nga hanggang dibdib, basta wag lang mababasa yung intake niya, yung doon sa may carburetor, tsaka yung pipe, under yung 4x4. Kasi one time pag nakakapanood kami doon sa, dati meron kasi sa amin dito sa Mimakamot, meron doon 4x4 challenge. Yung bukid, ginawa siyang trail. Kaya nilagyan ng konting tubig, nilagyan ng mga obstacles. Kaya ayun, pwedeng ilublog dun yung sasakyan, yung 4x4. Tapos, ang maganda rin kasi sa 4x4, pagka makakapal yung gulong mo, ibig sabihin, mas maganda yung grip niya sa putik. Lalo pag mas maraming spike, mas makapit siya sa mga bato-bato, sa lupa. Tapos ang ginagawa din doon, pagka medyo dumudulas na yung gulong, sineset na yung differential niya para magamit na yung 4x4. Pwede rin gamitin doon yung dalawang front wheel lang. Tapos kung hindi talaga kaya, pwede namang yung dalawang likod lang ang kumayod. Tapos kung talagang hindi na kaya, pwede rin iset yun ng apat. Kaya apat talaga yung umiikot na gulong para mas makapit yung grip niya doon sa mga putikan. Kaya ayun, grabe. Gusto ko talaga yung 4x4 eh. Kaya doon ko pinangalan yung anak ko eh. Hindi ko nga pala na-share sa inyo. Pangalan ng anak ko si Rover Daniel Mendoza. Kinuha ko siya sa Land Rover, yun sa Range Rover. Yun yung isa sa pinakapaborito ko talaga na off-road na sasakyan. Galing yun sa Great Britain, sa British. And yun, gusto ko yun kasi yun yung para sa akin pinakamatikas na SUV. Pwede mo siya kasing dalin kahit saan. Mapabaha, patag, lubak, kahit saan. Pwede mo siyang i-drive. And at the same time, isa siya sa pinaka luxurious din na sasakyan na yung SUV. Kaya ayan nyo. One time, magkakaroon din tayo nun mga paps. Kaya yun. Anyway, nandito na ako sa loob naman ng Villa Alejandra. I-share ko naman sa inyo mga paps yung lugar dito sa loob nito. Kaya tara, samahan nyo ako mga paps.
nandito naman ako sa gilid ng Villa Alejandra. Akyat tayo dito sa taas para mas makita natin yung aerial view. Ayan. Ayan. Ganda. Tsaka, kita mo rin pala dito yung Laguna de Bea yun. Kaso hindi ko masusum. Masyadong malayo na siya. Maganda dito kasi yung lugar na to, nasa taas ng bundok dito sa may Montevideo, sa Binangonan. Kaya, grabe. Iba yung simoy ng hangin dito. Medyo presko pa kasi mataas nga yung lugar. And ayun naman yung swimming pool area nila. Nasa likod ko, ayun. Ganda. Yung anak ko, iniwan ko dun. Kasi ayaw pa awat, naglalaro. Eh, binilin ko na lang dun sa pinsan niya. Yan. Tara, baba na tayo. Ito naman sa may baba, may binubuo na parang function hall. Medyo malaki siya pero hindi pa tapos. Mas maganda yan, pag natapos, pwede rin mag-accommodate ng party, ng seminar, tsaka yung kasal, reception, ayan. Kaso hindi pa siya tapos ito. Yan mga paps, meron naman dito sa harap, ito napapansin nyo, ayan. Pagka gusto nyo mag-garden wedding, pwede rin kasi pwede rin lagyan ng... Pwede rin lagyan ng mga upuan, ng table, ayan. Malaki pa yung space, kaya pwedeng pwede to. Pagka balak nyo mag-garden wedding, ayan. Maganda tong area, kasi yung ambience maganda rin. Maluwag, malaki yung parking. May basketball court din dito, dun sa may bandaron. Pwede kayong mag-basketball kung medyo naiinip kayo. Ayan. And ang one thing na nagustuhan ko din dito, ang daming halaman. Kaya yun yung isa sa nagugustuhan ko sa mga resort. Kasi para siyang nakaka-relax pag nakakita ka ng maraming puno, maraming halaman. Tingnan nyo naman, oh, may Bermuda grass dito. Kaya bagay na bagay ito pagka magre-relax kayong family. Ayan, katatapos lang namin kumain. And then ayun si Daniel. Ayun yung magpawat sa swimming. And buti maganda rito, meron din shade dito. Kaya kahit kung paano, may protection din sa araw. Daniel! Hindi siya makakausap kasi sobrang easy sa pag-swim. Kaya yan yung mga bata dito sa Villa Alejandra. Patid nga pala kami ngayon ng birthday party nung apo, nung dola namin, si sister na yun. Ayun, busy sila din ngayon. May sumba sila, kaya ako naman nandito. Babantayan ko tong anak ko. Kaya yayo ako ngayon. Ayan mga paps, na-share ko na sa inyo tong Villa Alejandra, tsaka yung kaninang sasakyan na nakita natin. Sana nag-enjoy kayo ngayong araw. And enjoy lang natin ang buhay mga paps, sabang bata pa. Kaya siguro hanggang dito na lang po muna yung vlog ko. Kaya see you again next week on another vlog. Bye, peace.